Ako po ay nandito sa bahay namin sa Pinamalayan, Mar Francisco. Ito po yung aking papaya. Ito yung tanim na buko. Yan po ay si Barry, ang aming aso, sampayang kalamyas, tricycle. Hanggang sa ngayon po, ang paligid namin ay sagana pa sa punong kahoy, may saging. Yan. Ito po yung bahay namin na hindi pa tapos at ipinatatapos. Pwede nang tirhan yan. So, ito po si nanay. Ngayon po ay ipakikita ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng miking tuyo. Bakit miking tuyo? Yan po yung aking mga kapamilya. Ang ingredients mo natin ay miki, pusit, sibuyas at bawang. Oh, ito po yung lukan. Kilala nyo to. Lukan. Ito po ay nahuhuli. Hindi nahuhuli. Nakatira sa ilalim ng buhangin at lupa. Sa palaisdaan o di kaya yung inatawag na labasan ng tubig ng alat ng dagat at tubig tabang. Ay, ito po sila. Ang paglilinis po nito, inulubog nyo sa maraming tubig at ikis-kisin. Pag kukuskusin nyo sila magkakasama para sila ay malinis. No? Iiwan na lang natin muna sila dyan. Tapos mamaya, iluluto natin sila. Kaya dito sila sa inyo kung paano iluto ang lukan. Okay. Ang lukan. Bow. Okay. So, going back po ngayon, ang ating paglilinis ng lukan ay natapos ko na. Pag nakita po ninyo na ang tubig ay malinaw na, pwede niyo po silang ahunin, no? Dito po, oh. Tutoy, pa-focus na konti. Yan, oh. Yan, malinaw ng tubig kanina, malabo pa, no? Ngayon, ito naman po sa katabi, tulad ng sabi ko sa inyo sa video 1 at sa video 2 cooking, ibababad niyo po sa tubig na may suka ang gulay bago iluto para sila ay ma-disinfect. So, ngayon po, ang ating pong lukan ay aalisan natin ng tubig at ating isasalansan. Magsimula po kayo sa pinakamalaki, ilagay sa kawali. Yan, ilagay sa kawali. Yan, yung malalaki ilagay sa ilalim ha. Kung maliliit, maliliit ay sa ibabaw dahil sila ay madaling maluto at yung mga malalaki ay malalaki na. Kaya hindi po, kailangan natin isasalansan dyan. Tapos sila po ay ilalagay natin sila sa kalan. Okay. Mga bata, ang aking audience po ay aking mga pamangkin dahil sila ang ating bisita sa araw na ito. Kaya sila ay pagluluto ko ng bagong recipe. Yan po ay, hindi po yung bago. Dahil yan po ay recipe na namin nung kami mga bata pa. Ngayon lang po, lalagyan natin ng luya. Bawang. Ay, bawang! Bawang po, bawang! Ako, mabuti na lang. Maraming magaling mag-correct. Bawang, hindi luya. So, yan po, huwag nyo lalagyan ng tubig. Bawang lang po. Hayaan natin siya dyan. Hanap tayo ng taklog. Yan, naluluto po ang lukan. Ano? Isya po ay parte ng ating ingredients. So, tingnan po natin mamaya kung paano magiging resulta after. Ito po ay mga 10 minutes. So, see you after 10 minutes. Ito po ang lukan. Kapag kayan po ay nagsimula na silang kumulo, ano, ganyan po ang magiging resulta. Ayan. Hindi po natin pwedeng tawagin ito sa Italiano yung natawag namin, ano, na vongole na malalaki o di kaya. Dahil siya po ay galing sa tubig tabang. Tubig alat at tubig tabang po sila. Kaya po, sila po ay very rich sa calcium. Yung po mga magulang dyan na walang pambili ng isda, ay lukan lang po sa inyong mga anak. Ipakilala nyo po ang lukan sa inyong mga anak. At yan po'y kilalang-kilala ng mga anak ko. Ay, puwi! Yan ang ating pong lukan. So, okay na po siya. Yan, bumuka na silang lahat, ano. Ngayon po, papatayin natin sila. Tapos, mainit po sa Pilipinas, mainit na pakainit. Kukunin nyo po sila, ganyan. Lalagyan natin sa kabila yung walang laman. Isang kutsara. Huwag nyo pong gagayain ako ha. Palamigin nyo pong konti at mainit. Ay,
okay lang sa akin yan. At ako sanay. Yan. Huwag nyo pong pakakalutuin ha. Kinakailangan lang po yung ganyan dahil yung kanyang luto po. Ay, teka, 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 teka. Ano hulog na hulog? Yan naman yung pagbukay luto eh. Ito na sila. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung gano'ng kaganda. Sila po hindi culture daw. Sila po ay nature. By nature, sila po ay hindi po sila kinukulture. As of now, hindi ko po alam after 10 years kung kapag sila po lutong-luto, ganito ang itsura niya ha. Kapag yung pong mid lang ang ano niya, may tubig pa siya, no? So, hindi po maiwasan dahil hindi po pare-pareho ang laki nila. So, mamaya po, ipakikita ko sa inyo pag nalinis ko na lahat. Gusto ko ipakita sa inyo itong isang ito. Kita nyo siya, may maitim siya, no? So, hindi po siya, ano, hindi po siya ang tawag namin, hindi nakasuka ng ayos. Kaya pag nagbuklat po kayo at may nakita kayong maitim, huwag nyo po isasama. Kasi lahat po sila mapuputi na, oh. Malilinis, hindi po, kasi ang buhangin po yan, ha? Yan po'y buhangin, oh, buhangin. Kaya, hindi po, pag nagbuklat kayo at may nakita kayong may maitim, huwag nyo pong isasama. So, ngayon, ito pong ating, ano, nalinis ko na. Nakita nyo po yung natirang sabaw. Ang tawag po sa atin ay pinatitindag. Kung baga po sa ano, hinakalangan yung mga, ano, yung mga segments na hindi ko kailangan, nare-remain sa ilalim. Kaya mamaya po, ang kukunin na natin yung nasa ibabaw at gagamitin natin sabaw sa pagluluto ng ating Miki. Ayan po yung ating Miki. Ito po ay mainit na tubig, ano? Kasi dapat po ay balawan natin yan sa, hindi naman po yung kumukulo. Maligam-gam lang sila. Tapos babalawan natin sila ng isa. Kasi aalisin natin yung kanyang ano, yung oil at saka yung may chemicals kung term na ginagamit, i-re-resource ko po yan. Ay para po maalis siya. Kaya kinakailangan po balawan nyo ng isa ang Miki. Ito po yung tinatawag naming pasta fresca dito sa Pinamalayan, sa Pilipinas. Ano po? Ito po ay fresh na pasta. Ay ang tawag po namin dito ay Miki. Ngayon sila po ay, ang procedure po ng paggawa ng Miki, yung kanya pong impasto ay niluluto. Tapos, tapos gaganitin po nila. Gagawa sila ng ganito na hindi po siya spaghetti, tagliatelle. Ayan. Pagka nabalawan po natin ng isa, ito po, alisin natin. Ito po yung ating gulay na binalawan na, no, na may tubig sa suka. Ngayon, lalagay na natin isa sa kabila. Yan. Okay. Para naman po siya ay ma-strain na natin siya. Yan. Isa lang pong balaw. Huwag pong dalawa. Tapos, yan. Ganyan lang po. Ano? Di yan. Yan po siya ay ready to cook na. Kaya, maya-maya po ipakikitan ko na po sa inyo yung procedure para makita po nyo kung yung ating pong complete na ingredients. So, see you, trapo. Ating, ano, back po sa ating pagluluto ngayon. Vegetal oil, balikan po natin ang ingredients. Bawang, sibuyas, tulya, pusit na sariwa, gulay, na halo-halo. Ang binili ko po na yung halo-halo, ano, para kasi medyo mahal pag bumili ako ni isang carrot, sari-sari. So, marami naman po nabibili dito sa atin ng ganitong mix na ready to use, ready to cook. Siya po yung ano, yung sabaw ng ano, ng lukan, ano? Yan. And then ito po yung ating Miki. Ito ang ating malaking kawali dahil 2 kilo ang ating iluluto. So, ipagpatuloy po natin ang procedure. Kailangan po natin vegetable oil. Tapos lagyan na po. Ako po ay sabay-sabay ha, bawang at saka sibuyas. Hindi po kinakailangang initin ng mantika dahil kunting-kunti lang po. Pero huwag po natin kakalimutan ang ating silver swan soy sauce. Yan po ay aking favorite ko yan. Dahil isa sa po, sa pinakamagandang soy sauce dito sa Pilipinas. So habang iniinit po natin siya ng ganyan, hindi po mainit na mainit ha, kunting kumuha lang po siya ng kunting amoy, ano, ganyan. Tapos yung ano po natin, yung ating gulay,
Kukuha tayo ng sandok. Yan. Kita niyo po, oh, konting-konti lang init niya, ha? Huwag po yung masyado kasi ayaw ko po kasi dapat susunog yung vegetal oil. Kaya po nagiging, nag-obtain siya ng cholesterol ng katawan natin kasi kapag sinunog po natin ang oil, ay hindi po maganda sa kalusugan natin. Kaya po ang natatanda niyo po, ang fried ay hindi advisable lagi. Kaya mas prefer ko po na initin lang siya ng konti. Huwag po natin siyang susunugin. Ngayon po, pagkalagay po na, ang una ko pong niluluto ay ang gulay. Imimix muna natin yung gulay natin, ano? Kasi ang gusto ko po sa gulay ay yung ano, medyo, kumbaga sa ano, yung malutong siya. Kaya, ayan. Yan po ay lulutuin natin sila ng 5 minutes. See you after 55 minutes. 5 minutes, ano? Ulitin ko po sa inyo, kahit sa pagkakataong ito, huwag niyo po lalagyan ng asin agad, ha? Ay, medyo matigas pa yung sayote. Yan, hindi pa po lumalampas, oh. Ngayon po, maghintay uli ako ng 3 minutes, ano? Yan. Magkita po tayo after 3 minutes. Ito po after 8 minutes. So, ngayon pwede na po siya. Ayan, oh. Yan, lumalampas na ng konting ating carrots. Pwede na yan. So, ngayon po, ang sunod na procedure, alisin natin ang gulay. Yan. Kaya, inuna ko lang pong lutuin yung gulay. Tapos, ilalagay natin sila sa isang lalagyan. At doon po naman natin iluluto ayan nyo po kahit may mga natira-tira lang dyan ano, okay lang yan tatabi natin siya ilalagay natin ay ang hipon ay hipon pusit yan po yung pusit ano kasi mabilis maluto itong pusit, kaya kinakailangan na hindi sila sama-sama. Ngayon, pag yan po ay nagsimula na sila na ano, medyo mahina po. Kung kayo po ay medyo ang kalan nyo yung mas malakas, lakasan nyo po ha. At kinakailangan na siya ay malakas ang apoy sa pusit. Yan. Yan, nagsisimula na po sila maging ano, nagsisimula na sila mag-make ng circle. Nakikita nyo po. Sa ganyang punto at nagsimula na silang mag-circle, ang ibig sabihin niya, nagsisimula na maluto sila. Ngayon, dadagdag natin ang lukan. Huwag niyo pag isasama yung tubig sa ilalim, yun lang po lukan. Yan, ganyan lang po. Hindi po mahirap gawin yan, practice lang yan. Hahaluin natin sila pareho ngayon. Huwag po maglalagay ng asin ha. At ito pong ating ingredients ay may sabaw ng lukan. Ay ang sabaw ng lukan ay may lasa ng asin. So, ito po ay I will give only 5 minutes. 5 minutes to cook. Not more than 5 minutes. Takloban po natin sila. And then... Yan, ngayon po ganyan ang makikita nyo after 5 minutes. Kaya titikman po natin siya. Kung tama ang lasa ng asin, no? Ang gulay po natin walang asin, kaya titikman natin siya. Ba, ay, masarap nga. Titikman rin natin sa baw. Tama ang asin niya. So, ngayon, hindi natin siya asinan, kaya lalagay natin muli ang gulay. Yan, ha? Huwag po kayo magugulat, itong recipe ito ay ano, maraming salim. So, ngayon, hahaluin natin po sila. Yan, naku. Mukhang mabango na siya, ha? Yan, bibigyan lang po sila natin ng 3 minutes. Not more than 3 minutes. Dahil siya po ay luto na, oh. Yan. Oh. Yan, ako na po siya. Okay. Ayan, kumuha ko na isang kuwaling malaki. Wala kasi din ang lalagyan sa aming malaki kasi ang nanay at tatay ko lang ang tao din sa bahay. Kaya maliliit ang lalagyan.
Yan. Ngayon, alisin natin lahat ng ingredients. And be careful, dapat may iwan yung sabaw. Kasi yung sabaw, kailangan na natin iluto yung ating leeky, ano? Kaya, kailangan natin yung sabaw na malasa ng ating gulay at saka ng ating pusit. Naku! Mamaya po, magsasabi sa inyo kung totoo ay masarap o hindi ang aking mga pamangkin. Pero hindi po ibig sabihin pamangkin ko ay sasabihin nila na masarap at hindi masarap. Bawal po sa akin yun. You must tell me the truth. Ito na po yung sabaw ng ating tulya. Yan, kita nyo po yung itim sa iba, sa ilalim. Hanggang dyan lang po tayo, ha. Yan. So, dadagdagan na lang po natin sila ng tubig. Kasi 2 kilo yung ating, ano, miki. Sa 2 kilong miki po ay 1 liter water. So, half lang to. Dadagdagan ko pa siya ng half. 1 liter sa 2 kilo, sa 1 kilo ay half liter na tubig. Ano po? So, ngayon, lalagyan po natin sila ng konting-konting silver swan. Isa, dalawa, tatlo. Apat lang po, 2 kutsara sa 1 kilo na miki. Kasi yung ating pong sabaw na lukan ay maalat na. Kung wala naman po kayo sabaw ng lukan, i-double nyo po ang measure ng toyo. So, hintayin mo natin siya pong kumulo at ilalagay natin ang ating miki na sinala after na siya ay hugasan. Okay, see you later after na kumulo po ating tubig. Ito po ay pamintang durog. Yan po ay hindi ko sinama sa ano sa ating po ingredients before dahil siya po ay optional. Kung gusto niyo po, pwede niyo lagyan. Kung hindi naman, okay lang. Pero ang lagay po niyan ay pag nagpakulo kayo ng tubig at nagsimula siyang kumulo, ilalagay niyo po ang paminta. Huwag niyo pong ilalagay sa simula. Diyan lang po. Ngayon, kumukulo na po ang ating sabaw. Ating titikman na. Yan, hindi ko na po tinikman ng asin kasi malasa na po yung ano, yung sabaw ng ating lukan. Naku, mahinang apoy ng aming kalan. Ay, yan ang pinakalakas. Ay, aking kwan. Yung luma ko na, ay anong lakas naman. Ay, sira naman ang kwan. Yan. Dahil lang, kaya po konti lang ang sabaw, kasi ang biki po, actually, ay siya po'y luto na. Hindi na kailangan ganyan tapore. Yan po ay hindi na kinakailangan luto ng matagal, kasi ang biki po ay luto na yan. Kaya hindi po natin na kinakailangan sabihin natin, lutuin ng matagal. Kaya po, konti lang ang kanyang sabaw. Yan, kita nyo, parang wala po siyang sabaw, ano, pero meron po. Pag ganyan nyo siya, kita nyo po yung sabaw niya. Ganyan lang po ha, huwag yung po ang sabaw ay hanggang dito sa ibabaw ha. Kasi kapag lagyan nyo ng sabaw ng sobrang dami, naku, magdidikit-dikit ang inyong miki. Kaya ito po ay ang tawag ng aking tatay na luto ko ay miking tuyo. So, yan po ay ganyan na lulutuin natin. Paminsan-minsan ay hayaan lang po natin yung ganyan, ano. Ngayon ay, yung take time ko po dito ay see you after 5 minutes. Ayan, ganyan po makikita nyo after ng 5 minutes. Yan. Yung pong kanyang sabaw ko konti na, ano. 5 minutes ha, wag pong higit sa 5 minutes. Kasi masyadong maluluto yung ating Mickey. Ngayon, wag pong masyadong may konti pa po siyang sabaw. So, ngayon, ilalagay po natin ang ating sahog. Ang tawag ay sahog. Yan. Ngayon po, itong aking sahog ay marami. Bali yung ating kung ano, 1/4 na pusit. Pero, at saka po, 3 kilong lukan. Dahil ito po ang aking recipe ay pang 10 tao. So, i-divide nyo lang po ng konti kung kayo ay apat, ano. Yan, magsimula po tayo maghalo. Naku, mukhang mabango ah. Tapos hahaluin natin siya dahan-dahan. Huwag nyo na po lalagyan ng oil ha. Okay na po yung una nating lagay ng oil. Dahil medyo sabihin po natin na parang medyo dietary tayo ngayon, ano. Tsaka mahal ang oil. Ang sekreto naman po dito, kapag sa iyong nilagyan nyo ng sahog,
Doon naman yung siya laging hahaluin. Kaya, ang Miki, kapag nilagyan niyong marami sa bawat lutong-luto, ay talagang magdidikit-dikit. yung driver na natulogan ang gutom. Ayan, siya tagalusa naman yun. O, yan. Yan, kwentuhan namin yan. Yan! Sa akin pong palagay, 3 minuto kong hinalo, pwede ko pong i-declare na luto na ang ating pansit. Ang pansit na tuyo at lukan at pusit. See you sa YouTube. Baby Nora Ramirez lang po. Ito po yung ano, yung platong i-prepare ko after ng maluto. So, kita po ninyo, may lukan, maraming gulay. Ang Miki po ay hindi sila sabihin natin overcook, hindi po yung nagdidikit-dikit yung kanilang amida, no? So, hope na nagustuhan nyo po ang aking Miking Tuyo. Kaya po tinawag kong Miking Tuyo dahil po yan ay ang title na kinuha ko galing sa tatay ko. Yan po ang favorite niya, Miking Tuyo.